nakakalungkot na tanghali sa inyo, guys, no? Gaya ng sabi ko kahapon, akala ko okay na, pero itinuloy pa rin pala nila nung hapon yung pagigiba nito. So useless yung ginawang pakiusap ni Kapitan na ihinto muna. Hindi ko alam kung sa opinion ko lang mo, okay na, yung pala, hindi pala. Dahil na siya ngayon. Ito yung mga taong patuloy na nagigiba sa gilid ng building na yun. So, guys, no? Ayan sila, oh, lumabas. Siguro kung may nagsasayaman dito eh yung mga demonyo sa impyerno, no? May naapi na naman sila. Alam mo na naman talaga ang buhay, no? May mga tao talaga nasisiyahan sa pang-api, no? So yung nakita nyo kahapon na dinigiba, ito na itsura niya ngayon. August 13 ang oras natin, 12:30 lang tanghali. So nakita nyo kanina yung mga naglabasan na nagbabaklas. Siguro kumain sila, no? Nakakalungkot talaga ang nangyayaring to. Kahapon, medyo naglilo na ako eh, dahil akala ko magiging okay na muna dahil napahinto. Pero ngayon, nakakita niya naman, no? Wasak na. Kumbaga sa ano, hindi na maibabalik yung talagang sigla ng bahay na to. Nagbubunyi na mga demonyo sa impyerno. Samantalang ang mga may-ari ng bahay na to, ayun, nagluluksa, naghahagila pa rin ng tulong, suporta, malalapitan. Pero wala tayong magagawa eh. Dito talaga sa Malabon, pag ang kalaban mo nakadikit sa nakaupo, wala. Saka kung ang kapupulutin. Kahit anong gawin mo, napakiusap,
pagmamakaawa, na huwag ituloy, itinuloy pa rin. Dahil lang matindi yung paghangad talaga nila na ano eh, gawin sa tao eh. Baga sa ano, hanggat di nila na isasakat to para yung madilim nilang hangarin, hindi sila titigil. Kahit mali, eh tutuloy pa rin nila. Dahil eh, may padrino eh. So kung wala naman padrino yung mga yan, maglalakas loob ba sila? So guys, kayo na ang bahalang umusga kung tama ba o hindi ang mga pinagsasabi ko, no? Eh ako, gaya ng ayulat ko sa inyo kahapon, akala ko eh okay na muna dahil karon ng pag-uusap na hinto bandang hapon itinuloy, so walang nakapigil kasi gwardyado eh. Alam mo naman kung tutusin guys ha, kung demolition permit lang ang kailangan nila sa isang ordinaryong building, kung magde-demolish ka, hindi mo naman kailangan ng bantay eh. Kailangan mo ng bantay kung ordinaryong ordinaryong demolition permit lang na hindi galing sa korte, hindi mo naman kailangan magbantay ng sangkatutak na pulis dito. Nagbantay sila ng sangkatutak na pulis galing daw kay Hepe. So nangangahulugan na may kinatatakutan sila. Eh syempre, alam sigurado ng kapulisan yan na may kinakaharap na kaso to, kaya sila nandito para bantayan to. Eh kasi kung ikaw ordinaryong tao ka lang na magde-demolish ka ng bahay mo, kumuha ka ng permit sa munisipyo, hindi mo naman kailangan ng mga bantay kasi pag-aari mo yung bahay na yan. So may illegal kasing ginawa kaya natatakot, kaya humingi ng padrino. Sa akin na opinion ko yan, no? Alam mo naman tayo, opinion lang natin yun. Baga sa ano, hindi naman tayo pwede mag-akusa dahil wala naman tayong right. So tayo, nandito lang tayo para ipaalam sa iyo yung mga kaganapan na nangyayari sa ano na to. So yan lang. Sana patuloy kayo manood sa nagaganap dito, no? Eh, alam nyo naman mahirap dito. So medyo lobat na tayo ngayon, ano? Hinto muna tayo kasi nakaramdam tayo na may dumating dito. Ayan. Scared na muna tayo. Alam mo na. Okay, bye. Paalam na ako.